Hello, I'm Nelson Portalas. I'm 43 years old from Palawan. Isa ako sa mga naging unang client ni Stratquad. I've been using Stratquad as my import facilitator and masasabi ko na malaki talaga ang naitulong sa akin ni Stratquad. I'm into e-commerce business and ang ibinebenta ko online ay mga sunglasses. Meron akong sariling sunglasses brand which is yung Maddox Eyewear and ibinebenta ko siya sa Shopee and Facebook. I started my e-commerce business way back in 2018. Dati akong OFW. Nung nag-resign ako as OFW, naghahanap ako ng ano ng kailangan kong gawin or kailangan kong business. Sinabi ko sa sarili ko nung nag-resign ako, sabi ko, ayoko nang bumalik bilang employee. So yun, naghahanap ako ng negosyo. And nung 2018 ay umattend ako ng isang seminar about e-commerce. And na-discover ko na yung set of skills ko pala ay pwedeng-pwede sa e-commerce. And from there, after that seminar, nag-product research ako. Actually, pumunta ako sa Divisoria. At first, ang ibinebenta ko ay Divisoria items. And noong medyo nagkakaroon na ng traction, lumalakas yung e-commerce business ko, I started i-consider ang importation. And that's when Stratquad came in. Nakita ko sila. Sa tingin ko, malaking maiitulong kasi napakahirap mag-import eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, lalo na kung first time mo mag-import. Nung time na naramdaman ko na lumalakas na yung business ko, ay naghanap na ako ng pwedeng makatulong sa akin. Nag-research na ako kung paano ba mag-import. At isa siguro sa difficulty is, paano nga ba magpaparating sa Pilipinas ng mga produkto na binili mo sa, ano, sa China? Noon ko na-discover ang Stratquad, through them, nakapagpa-import ako ng mga unang produkto na binili ko sa China. Yun, hanggang ngayon, sila yung ginagamit ko as my import facilitator. Sa pamamagitan ng importation, kaya mong mag-compete when it comes to price. Ang isa pang advantage kapag nag-import ka ay makakapag-private label ka o pwede kang magkaroon ng sariling mong brand. Katulad ko, meron akong eyewear brand which is yung Maddox Eyewear. Sa China ko siya pinapalagyan ng aking logo o yung brand ko. Pagdating sa Pilipinas, ibebenta ko siya as Maddox na. Hindi katulad ng sa Pilipinas na let's say bumili ako sa Divisoria ng sunglasses, wala siyang brand. Hindi nag-exist si Maddox Eyewear. Ilan sa challenges kapag nag-i-import sa China is yung lead time. So, dapat sa Pilipinas meron tayong sufficient inventory. And, of course, during holidays, nagkakaroon minsan ng matagal na holiday sa China, yon isa pa. So, dapat i-consider yon. And then, kapag holiday din sa Pilipinas, minsan umaabot ng 30 to 45 days kapag hindi mo na project mabuti. So, i-compute mo dapat gaano katagal yung production time plus yung shipment going to the Philippines. With Stratquad, ang na-experience ko, less than 25 days na sa Pilipinas na. But, of course, you have to consider yung holiday din sa China and then yung production time. Malaki ang naitulong sa akin ni Stratquad pagdating sa importation. Yung paper trail nila ay napakaganda. So, i-check ko lang sa computer kung ano na ba yung status ng ini-import ko na produkto. Pagdating sa Pilipinas, ino-notify ko nila kung dumating na yung produkto. Kapag meron kang questions or meron kang problema, madali din silang i-approach dahil pwede mo silang i-message sa kanilang messenger or Facebook account and then pwede mo rin silang i-text or tawagan. So, sumasagot naman sila and available sila every time na kailangan mo sila. So, with Stratquad, ay meron akong peace of mind. Isa sa advantage kapag meron kang import facilitator tulad ni Stratquad, you don't have to deal with customs. So with Stratquad, sila na yung bahala sa lahat. Darating na lang sa iyong produkto. Kay Stratquad ako nagsimula and kay Stratquad din lumaki yung negosyo ko. And sa experience ko, patuloy ini-improve ni Stratquad yung kanilang services. Unang-una dapat alam mo kung ano yung produkto na hinahanap mo. Ano ba yung quality and ano ba yung target price mo. Pangalawa, dapat kilalanin mo yung supplier mo. So, magtanong ka kung ano yung iba pang nilang produkto na ibinebenta. And lastly, dapat alam mo kung ano yung iba pang risk sa pag-i-import ng produkto sa China. I'm Nelson Portales and I am Certified Ecom Pinoy.